watch the city lights and illuminate them bright, then I let it in and let it out. Atangya, ang itim na salot. Sinisira ng Atangya ang isa sa mga natatanging hilig ng mga Pilipino, ang pagkain ng kanin. Gaano nga ba kahilig ang mga Pinoy sa pagkain ito? Tignan mo ang sumusunod na sitwasyon. Sa isang okasyon na dinadaluhan ng mamayan mula sa iba't ibang dako ng mundo, mula sa Europa hanggang Asia, paano mo malalaman kung sino-sino ang Pilipino? Simple lang ang paraan para matukoy ang mga Pinoy. Maliban sa panglabas na anyo, pwede mo ring hanapin kung sino man ang mayroong sandamakmak na kanin sa plato, malamang sa malamang ay Pinoy ito. Sa kasamaang palad, may kagwa ang mga Pilipino sa pagkain ito, ang mga Atangya. Ang totoo niyan ay nanganganib na bumaba ang supply ng bigas sa bansa dahil sa pesting ito, na matindi ang hilig sa kanin o palay. Halos hindi na maiiwasan ang pagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng peste sa kahit na saang lugar. Ang mga tiyak na lugar kung saan madalas dumayo at mamahay ang mga peste ay sa mga lugar kung saan maraming pananim. Mas lalong dumadayo ang mga peste kung ang mga pananim ay mga maaaring kainin, kagaya na lang ng mga gulay, prutas, at mas lalong-lalo na kung ang pananim ay palay. Mayroong isang natatanging peste ang kilalang kilala dito sa Pilipinas dahil sa nakakaalarmang pinsala na naidulot nito sa mga palayan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang mapaminsalang pesteng ito ay walang iba kung hindi ang Atangya. Sa wikang Ingles ay kilala ito bilang Rice Black Bug o RBB. Tulad ng bawat peste, ang Atangya rin ay may iba't ibang natatanging katangian na naiiba sa ibang pang uri ng mga insekto o peste. Ano ang Atangya at ano ang mga katangian nito? Kilala at tinatawag ang Atangya sa wikang Ingles na Rice Black Bug dahil ito ay kulay itim. Madalas makita sa mga palayan ang pesteng ito dahil sa kanilang natatanging kagustuhan sa mga palay. Ngunit, maging sa ibang lugar tulad ng sahod ulan, katihan, o kaya naman maging sa mga matataas na lugar, ay nagagawa pa rin makapaminsala ng mga Atangya sa ibang mga halaman. Nagsisimulang umatake ang mga rice black bug sa ugat ng palay at unti-unting umaakyat patungo sa tangkay hanggang sa umabot na ito sa mga dahon. At kagaya ng ibang mga insekto ay mayroon rin na iba't ibang yugto ang buhay ng mga Atangya. Pinsala ng mga Atangya, kung ang ibang peste na makikita sa bahay ay maaaring magdulot ng sakit sa mga tao, ang Atangya naman ay umaatake ng mga pananim na palay. At dahil sa pagkawala ng katas ng palay ay nagkakaroon ng masamang epekto ito sa pangkabuuang kalagayan ng kalusugan ng mga palay, pati na rin ang iba't ibang parte nito. Ito na rin ang mga iba't ibang elemento ng palay na dapat tignan para malaman kung nagpapahiwatig ang mga palay na sila ay nabiktima na ng mga Atangya. Uhay. Kapansin-pansin na nagkakaroon ng mga uhay na kulay puti, na tinatawag na lamang na uban. Butil. Ang karamihan rin ng mga butil ng palay ay kapansin-pansin na lumiliit o umiintos ang laki kapag tumagal. Dagdag pa sa pagbabago sa laki nito, ay tila nanunuyo rin ang mga palay, ito ay dulot sa labis na pagsipsip ng mga Atangya sa katas ng mga palay. Ang tawag sa ganitong epekto sa wikang Ingles ay bug burn. Dahon. Malinaw ring makikita na ang mga dahon ng palay ay nagiging bansot, at nagbabago ang kulay hanggang sa maging manilaw-nilaw o kaya naman ay namumula na may bahid rin ng kulay kayumanggi. Suwi. Ang mga suwi naman ng palay ay unti-unting nag-iiba ang kulay at nagiging kayumanggi. Etong pagbabago ng kulay ng suwi ay tila nagpapahiwatig ng patay na suwi, o sa wikang Ingles ay tinatawag na dead heart. Kapag umatake ng labis-labis ang mga Atangya ay tiyak na patay ang mga palay at mga halaman na nasa paligid nito. At dahil sa kanilang pag-atake ay naapektuhan rin ang pangkabuuan na produksyon ng isang palayan dahil karamihan ng mga butil ay namatay na ng tuluyan kaya naman ay kakapiranggot na lamang ang matitinong butil na maaring money at mabenta. Kung nabuhay man lahat ng butil sa isang uhay, asahan nang hindi magiging matino ang pagtubo nito at magiging manipis na lamang. Sa sobrang tindi ng atake ng mga Atangya ay kayang-kaya nilang pababain ang pangkabuuang ani ng 15% hanggang 23% kahit na 10 lamang na piraso ng Atangya ang namemost sa kada isang tangkay ng palay. Kaya narito ang mga top 5 best insecticide na pwedeng nating gamitin para sa pagpaksa ng Atangya o rice black bug sa ating mga palayan. Top 5. Wave. Ang produktong ito ay pagmamay-ari ng Sinochem Philippines. Top 4. Legion.
FA Quality Products of LJ Agro Industrial Solutions Incorporated. Top 3. Karate. Ang produktong ito ay pagmamay-ari ng Syngenta Philippines. Top 2. Vindex Plus. Ang produktong ito ay mula sa Bayer Crop Science. Top 1. Gold. Ang produktong ito ay produkto ng CB Andrew. Maraming salamat mga ka-tea farmer sa patuloy na panunood. I watch the city lights and illuminate and brighten. I let it in.